Sama po natin sa ating mga inclusion at mga sumusunod. Pasasalamat and special intention of Art and Edwin Asinas for his sister Beth Lagaya. Para sa mga kaluluwa ni Bernabe Fernando, Bigrede Fernando, Father Fernando Rizal de Moracion, Romeo Tapio, from Father Jess. For the soul of Arturo Ballesteros. Also for the soul of Nelson Saizo, offered by Daya, Dayapana Pani. For the soul of Abelardo and Ronaldo Vergara. Sama rin natin ngayon ang pasasalamat para sa second cityhood anniversary of the city of San Pedro Laguna. Sama rin po natin ang pasasalamat ni Sister Emma Pablo and family. Tumayo po tayo sa pasasalamat ng iwa. Ang anak ng Diyos ay napabilang sa kamaganapan
ng sa dalawang hindi lamang ang pag-ibig at pangalaga ni Maria Jose ang kanyang naranasan, kundi pati na rin ang hirap at sakit ng buhay. Makikita natin ito sa Ebanghelyo ngayon. Nang lumisan ang panahon ng mga pamilya, nawakarapan ng mag-anak sa buong mundo ay basbasan ng Panginoong Jesus na siya rin sihilang sa pamilya ng isang katawuan. Mga kapatid, aminin namin ang ating mga kasalanan kung tayo maging marapat sa banal na pagliliwang. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mong oras. Kami ay hinapit at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng magpapangyarihan, Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagpapayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kahirapan. Thank you.
Jesus, Maria at Jose. Ang mag-anak na banal, sa pagtulad namin sa kanilang mauuling pagsunuran, kami na may magamit ng parang malo na kaligayaan sa pamamitan ng Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpasawalan ang tao. Amen. Thank you.
kayo'y hiling ng Diyos, itinalaga pa sa kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran. Kung may nalangin kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. At higit sa lahat, magibigan kayo pagkat ito ang buklod na ganap ng pagkakaisa. At pagharihin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ng Kristo. Sapagkat ito ang dahilan na kaya tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itinayin ninyo mabuti sa inyong isip. Magpaalamanan kayo at magturoan ng buong kaalaman. Umamin kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. At sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga pasarap kayo sa inyong asawa sa pagkatiyan at kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag siyang pagmalapitan. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat kinalulod yan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagalitan ng labi sa inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo at bibigay galang sa mabuting hindi ba ninyo alam na may dapat na sa bahay ng aking ama?
ang lahat ng bagay na ito'y inalan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, sumunan ang kanyang karunungan at lalong kinagundan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoong Jesus Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Maligaya ang pasto po sa inyo lahat. Tayo po ay sa kapanahon ng Panginoon ng Paskuhan. Hanggang sa Linggo ng Epipaniya. Next Sunday. Sabi mo sa Lumisa na medyo napapaga ang Pasko. At pinto pa lang. May talagang namamasko na. Pero Christmas time ay December 25 ang King the Feast of Epiphany. Ngayon po naman ay kapistahan ng banal na pamilya. Holy Family. At ito po ay Linggo pagkatapos ng Pasko. Except kapag ang Pasko ay bumata sa araw ng Linggo. Ang pagdiriwang ng banal na pamilya ay bumata sa December 27. Nagkataon ng Linggo, ngayong Linggo ngayon ay December 27. Pero kapag ang Linggo, kapag ang Pasko ay pumatak sa Linggo, may sirata. Ang kapistahan ng banal na pamilya ay pinagdiriwang ng December 27. So, bahagi po ng aming paghinitay na sa taon na ito, tatlo ko tutusin yung aking pinagdiriwang sa kalendaryo ng simbahan sa taon na ito. Mula mo ng November 2015 hanggang November 2016. So, yung po Universal Church, the year of mercy. Mercy po like the Father. So, yung po na sa dulo, yun po ay paralaman sa Diocese ng San Pablo. Yung ikalimampung taong anibersaryo ng pag-aaral ng Diocese ng San Pablo. Tawagin po natin ngayon ang ating binintuang jubileo. Tapos, yung sakit na ngayon, yan ay sa buong Pilipinas. So, buong sa katauhan, Universal Church, buong Pilipinas, buong Diocese. So, the Filipino family, missionary disciples of the Eucharist. Kasi bahagi mo ng panyaya ng Catholic Bishop's Conference of the Philippines ng taon na ito ay maging Year of the Holy Eucharist and Year of the Family. Kaya ito sa darating ng January, magkaroon tayo ng International Eucharistic Congress sa Cebu. Pero ang tema sa Year of the Holy Eucharist of the Family ay Filipino Family Missionary Disciples of the Eucharist. At ayos ko rin po halawin yung ating pagdiriwang ngayon bilang pagdiriwang natin sa kapistahan ng Banal na Pamilya. Filipino Family Missionary Disciples of the Holy Eucharist. Sa babaeng pamahalaan, nagbabasihan po natin ang kahalagahan ng Banal na Eucharistia ng Ebanghelyo na pinaayaw natin ngayon kung paano ang mga miyembro ng pamilya ay maging missionary disciples of the Holy Eucharist. Tatlong bagay po namin sa ating pagkikilayan
sa araw na ito. Ano bang meron sa Holy Eucharist na pwede natin mapagtibay para po sa pagpapahalaga at sa pagpapalaga ng pamilya? Una, alam ko natin na ang banal na Eucharistia o yung banal na pagdiriwang ng Misa ay dito natin natatagpuan ang presensya ng Diyos. Christ, real presence. Narito sa Jesus, no? Sa loob ng tinapay ng alak, katawan at dugo. Kaya tawag natin ay real presence. Nang si Jesus ay hindi lang manahan sa atin 2,000 years ago, ngunit nais siyang tayo makasama ngayon. Bahagi yun ako sa ngayon, ito rin yung napakahalaga sa banal na pamilya at sa lahat ng pamilya para po maging katulad ng banal na pamilya. Napakahalaga po yung presence, yung presensya natin. Nakuntusin ko na ito may malaking hapon ngayong kapanahon na ito. Lalo-lalo na sa mga kapatid natin ng mga OFWs. Kumisan po yung nanay o yung tatay ay wala. Kasi bakit yung matatrabaho sa ito? At kumisan hindi lang po yung nanay o tatay. May mga pagkakaw po na pareho, nanay at tatay, wala. Nasa ako. Bahagi yun ako saan ay naiwanan ang kanilang mga anak sa kanilang mga tiyo, tita, sa mga lolo at lola. Pero hindi lang ako yung mga kapatid natin na nasa ako. Kahit na kumisan yung mga pamilya na ang trabaho ay medyo malalaki. Kumisan ay minsan lamang makita yung mga magulang ang kanilang mga anak. Bahagi yun ako sa ating makita po natin yung kahalagahan ng presensya na nawa po ay pahalagahan lalo-lalo na po ng mga magulang. Yung mga panahon na inilalagi ng pagkabay. Sana nga po yung paanyay ng simbahan ay sana nga po ay kung talagang hindi maiwasan ang magtrabaho sa autokawaran, karatayuan ng isang ipig na ito ay pumalik sa may isa lang sa mga magulang na maiwan man lamang dito para sa panglaga ng kanilang mga anak. Pero kung isa nga po ay ito yung hapon na binibigyan natin. Pero ito yung makita ko natin sa banal na Eucharistia. Maliwala po, the real presence. Sa Ebanghelyo, makita natin na nawali si Jesus, nawala si Jesus sa panihin ni Maria at Jose. Bakit? Akala kasi ng isa si Jesus. Akala niya si kasama ng Maria. Sabi niya makala naman ni Maria, kasama si Jose. Kasi yun ang panahon na yun kapag sila naglalakbay. Hindi po kasi mula na sila sa Jerusalem, pauwi niya sila ng Nazareth. Ay sila po ay mutawagin po natin ay karabay. Nagkaiwalay ang paglalakbay ng babae at ng lalaki. Yung mga bata pwede sumama kahit na sa babae o sa lalaki. Bahagi yun ako sa kaya natin na sa pagkakala nila na yung isa kasama nila kaya kung hapon na lamang kapag titigil yung karapan tsaka lang doon magtatakbo makikita yung pamilya. So si Jesus ay nawala
sa presensya ni Maria Agnes. Ay, ito po yung nakita natin, no? Nakita natin yung pangamba ni Maria Jose. Kaya hindi naman nila, umalit sila agad sa Jerusalem. Pero, whether we accept it or not, makita ko natin, malaking disyasyo ng nanag niya. No one an absence. No presence ng isa o ng dalawa sa mga magulang ng isang bata. Kaya napakalala ko sa lahat, ito ay hindi na matutunan ng bawat pamilya. Nakita natin yung problema na hinahanap nito. Kaya sa ginawa natin, kinakailangan natin na sana ito ay yung hamon ay binigay ngayon o ito ay yung tinatawag ng quality time. Magkaroon ang panahon para sa pamilya. Kung tayo po ay namuhay, nabiyan ko nga natin yung mga magulang ay napakalaking pagpapasalamat natin. No? Kasi napakalaga po yung presensya. Simply the mere presence. Kaya yun yung kahalagahan na ibigay ko sa atin ng biyaya ng sakramento ng ibanal na Eucharistia. God made himself present. Every time sa banal na Eucharistia. Yung makabagong panahon, katulad po halimbawa na mga gadget natin ngayon, mga internet, yung po mga bagay na po sa Skype, Messenger, no? Ay maaaring makatutulong para po matulungan yung kawalan ng presensya. Pero sana po, hindi nyo pwede palitan. Hindi nyo pwede palitan yung mismo real presence. Ano ba? Ay hindi na pangalagaan at sana po ay magami lalong-lalo na ng mga pamilya na namalaga sa kanilang mga anak. Pangalawa, hindi ko naman masyadong yun ako sa barangay yung malawang pupunod ko sa inyong hamon ngayon, no? Pero nakikita ko kasi yung pangalagaan na kung may mga pagkakataon na nawa ay huwag namin kalimutan na napakahalaga talaga yung real presence. Pangalawa, elemento para makita po namin na Pilipino family yung sinabi ni Salvo sa Gawal of Eucharist. Pangalawa ay ang patuturo. Anong sabi ni Jesus noong sa kanyang mga lagad? Sa huli nga po, nagkawinin ito sa pag-alaala sa akin. Nakita natin sa Jesus na kung saan ay nasa templo, nakikinig ng turo ng mga rabbi. Nakita rin po natin sa Ebanghelyo na kung saan ay sinabi niya si Jesus ay lumaki ng may karunungan. Sa unang pagbasa, nakita po natin ang ilang mga katuruan tungkol sa mga magulang sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Ganun din po sa dalawang pagbasa sa sulat ng San Pablo. Kasama mo rin diyan yung mga tungkulin ng mga anak sa kanilang mga magulang. Yung pagtuturo, napakahalaga po na mga magulang na ang magturo. May mga bagay, well, hindi po lahat sa pagkakaroon tayo ng paaralan, pero may mga basic na kinakailangan po ituro ang mga magulang. Yan ay kapangyarihan na ito
sa mga magulang na kayo ang magturo sa inyong mga anak. Kayo'y pangunahing nagtuturo sa inyong mga lalo lalo na po sa kahalagahan ng Christian values. Well, hindi nyo na pwede ituro sa inyong mga anak kung paano ba kayong iskwero o payo. Hindi na yun. Nandun na yun sa mga teacher. Pero may mga bagay na tutusin ko na maging bahagi ng paglaki ng isang bata at kinakailangan magdalig mismo sa mga magulang. Kasi bakit? Ang mga magulang ang unang mga buro ng mga anak. Kahit ako, mga teacher, mga katekista, mga pari, kami ay kung tawagin lamang ay pangalawang magulang. Ang natunay na maging bahagi ng pagkilos ay yung mismong mga magulang sa naman. Alam ko yung bagay na kung saan yung natin kalimutan na ito'y karapatan at pagkulin na may pamahin lalo-lalo na sa mga bata na yung magpanahon na dito. Kaya kung minsan na kamalawan ng COVID kasi sa atin na rin, tinuturuan sa eskwelahan, pero pagdating sa bahay, iba ang nakikita. Kaya naiba pa yung bata. Pero yung hamon ako sa pagkakulang natin, yung elemento na magturo, ituro natin lalo-lalo yung sinatangalim ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabagat, marami pong maging bahagi ng pagtugon na magiging pamantayan ng bata. Iba yun eh. Ay, ito, turo ko ng nanay ko. Turo ko ng tatay ko. May iba yung dating noon. Paano? So, una ay yung presence. Pangalawa, pagtuturo. Pangatlo, pagdadaan. Magdasal. Ano nga po may pakita lalo-lalo na ng mga magulang ang kahalagahan ng pagdadaan. Nakita ko natin sa Ebanghelyo na pansin natin na nawala sa Jesus. Saan niya na nagpuan sa Jesus? Sa templo. Sa bahay de la Ina. Kasi ito nila, alam nila na si Jesus ay malaki ang chance sa doon pumunta. Kasi may nangyari kung ito si kung bakit sila pumunta sa Jerusalem para ipagdiwang ng kapistahan ng Passover Feast na misa na nila ginagawa sa templo ng Jerusalem. Pero hindi lang sa tagad, maaaring doon nila na iwanan. Pero dahil doon isang bahagi ng Jerusalem, hindi na wabot sa pagtinguro ni na Maria at Jose yung kahalagahan ng pagdarasal. Ilang beses natin narinig, the family that prays together stays together. And any sort of prays together have peace on earth. Bahagi na kung saan ibig natin na kung saan ay nakita natin ang kahalagahan ng madalangin. Ipagdarasal. Magdarasal. Sama-sama magdarasal. Bahagi na kung saan ay pwede mong maging bahagi ng pagkilos ng isang pamilya na palaging magdarasal. Well, yung mga panahon ng provinsya na malalayo, may mga pamilya o kasi na meron silang tawagin ay nananalangin sila. Anong bawa ko, may special day sila na ang tanasan. Kung wala ko sila to, at least hindi sila sa tali. Nananalangin sila para saan? Sa bawat membro ng pamilya. Kung saan man silang buta. Kung saan man silang bansa. Pero sa araw na yun at sa oras na yun, lahat sila ibigilin. Ano mga oras yung bansa ang nabibilangan nila? At least, pinakita nila lang, pwede silang sama-sama mag-design
bilang isang pamilya. Hindi na lamang physically, pero kahit na spiritually, nagdarasal bilang isang pamilya. Kaya po, bahagin po ng aming pag-iis. Kasi, yung manang may Kristiyano, sabi lang, the highest form of prayer, yung manang pag-iis ng misa. Yan po yung bahagi ng pag-usali ng lalahan ng ginagamit sa ating sarapan ng Diyos. Kasi yan yung panalangin, an encounter between God and man. At yung mga huwag natin kalimutan, alam mo yung mga magulang talaga ng pag-usali, tinuturo, anak, huwag mo kalimut na mag-usali. Ay, huwag mo sanang matapos yung ganong klase ng mga pamilya na pinapaalala palagi sa kanilang pamilya, sa membro ng pamilya, ang kahalagahan ng panalangin. So, mayroon po kayo, medyo wala po yung ating monitor ngayon, ay ipinigyan po kayo ng isang kapirasong papel. No? Kasi sinaw kayo po yung kamilang isulat. No? Kasi tayo po ay sabi nga po natin ay reuse, no? Ay yung kapiraso pa din ibigay ko sa inyo, yan po ay panalangin ng mga magulang. Magsitayin mo mga magulang at sama-sama tayo bumalaw sa harapan ng buong kapal. Panalangin ng mga magulang. Ipagalaw mo at Panginoon Jesus at apay na matulangan ng lukbawa ng maling marang pamilya. At upang kami ang ating tahanan ay maging isang katulad ng iyong tahanan sa nasay. Ang tahanan ng may kamayapaan, pag-ibig at kaligayaan ay nanatili. Bino po kami ng biyaya at napagawa namin ang aming tungkuli. Bino po ang uli pangungkulang sa aming mga. Ipagalaw po na namin mga anak ay mga tapo na matibay ng sandigan ng kanilang pagkataon at ibigay. Alam kanilang pagkataon sa kagutuhan ng pag-ibig sa loob ng aming tahanan. Sa tatang panahon na kami itutungo na sa iyong tahanan at walang hanggang, may hanggang para sa amin, na pangitinan at sinisan ng siya ay madali sa aming patungo sa iyo pagkatapos ng kanilang nasalit po natin ang sumasang palataya. Sumasang palataya po sa Diyos ang Panginoon sa lahat. May wala na lang ang lupa. Sumasang palataya po sa Kristo. Iisang sa Panginoon Diyos, Panginoon ng lahat. Nagtatawang tao siya ng Espiritu Santo. Pinananawa sa siya ng Panginoon. Pinagpapasaray ng buwan sa Diyan. Pinagpapasaray sa matay ng Diyos. Amen.